Mas una pa kayo pumunta doon sa bilihan ng manok kaysa doon sa pamilya nyo. Daladala nyo yung pera nyo, yari kayo sa asawa ninyo. Wala naman ako purpose, hindi naman ako commercial. Mas gusto ko. Nag-share ka lang talaga doon. Oo. Minsan mas masarap ang salitang salamat. Minsan lamang po yun. Kasi Dok, yung mga newbie, Dok, pagka naloko mo sila once, matututo din sila eh. Ba? Tapos tatandaan ka nila. Doon ako naawa. Di ba? Kasi doon ako yung... Paano magsisimula ng tama yun eh, ginawa mong basura niloko mo? Ano ba naman klaseng tao ka? Ano ba naman klaseng leader ka? Huwag mo naman mga pagsamantalahan yung kamangmangan nung... Mga bago. Tao, lalo na yung mga OFW. Pag OFW, hindi dahil marami pera, wala nga kayong pera. Kaya nga kayo lumayo sa pamilya niya. Kaya ini-entertain ko ng ayos. Kahit hindi for sale at gusto nila, pupahig ako sapagkat magiging biktima pa yan. Wala nga alam. Lumayo sa pamilya para magsumikap sa pera. Pinaghihirapan niya, dugot pa. Kaya yung mga OFW, mahal na mahal yung mga yan. Oh. Sapagkat, blood money talaga to, kaya no? Ko, lumayo niya sa pamilya ay bago para magka-pera. Bago dadayain mo sa manok. Eh, ito naman problema dito sa mga OFW. Pag nakakita ng manok dito, withdraw ATM, saksak dito, para bumili ng manok, ayaw mo ng pag-aralan. Oh. So, kaya ka naloloko, maraming basura manok, pares na yan. Nagmamadali ka bumili, wala ka lang mga standard, ayaw mo pag-aaralan. Eh, kayo, eh, pera ng pamilya mo. Mas una pa kayo, OFW ha? Mas una pa kayo pumunta doon sa bilihan ng manok kaysa doon sa pamilya mo. Daladala niyo yung pera niya, yari kayo sa asawa ninyo. Sabihin niyo pa sa akin, Dok, hindi alam na asawa ko ha. Alam, bukas pa ako dadatay, nandito ako sa farm mo. Ang pira kayo, kaya awang-awa ako sa mga yan. Sabi ko, pag hindi ayon sa quality ng manok, ibalik ninyo. Solid, Dok, no? Tandaan niyo ha, hindi porke kayo OFW dahil kumahanga ako marami kayo pera, wala po kayong pera. Kaya nga kayo lumayo sa inyong pamilya. Kaya ayoko na kayo dadayain mo kung ano ko na. Makakala eh, porque ako malapit sa OFW dahil may pera kayang utoy, no? Hindi po ako gumagawa ng ganun. Kumbaga lahat na makukuha niyong manok kay Dok, eh, quality talaga. Pero hindi siya nagko-commercial. Pero wala akong sinabi mo nalala, hindi naman ako nagbebenta. Oo. Kumbaga, lang pa isa-isa. Pag lumapit kayo kay Dok, sigurado maayos yung makukuha niya, pero hindi siguradong mananalo. Wala po, no. Malapit lang sa katotohanan. Yeah. Ano, Dok? Di, ano, depende pa rin sa standard mo. Kaya nga po, kung ikaw ay, for the record, halas na to, kung ikaw ay maayos na breeder, kaya mo at tiwala ka sa linyada mo, kaya mo lumaban ng saulian pag may complain yung ano. Uh-huh. Wala lamang pundayaan doon sa mga buyer. Isa, payag kayong palitan sa uli sa iyo kahit dalawang taon na pag hindi po quality ang anak. Pero hindi ko po awak, yung sigurado mananalo ang anak. Iba yun. Wala pong ganun. Mm-hmm. Kasi kung siguradong mananalo, di lahat nandun na. Oh. Wala lang sarap ang sabo. Oo, wala na. Kasi ay, ito na kalaban mo, talo ka na kagad. Kaya ba ako, gusto ko mag-infuse kasi nakikita ko din siya, nagkaka-depression na, pumipitik na yung deformities. Hindi ko maalaman kung bakit, kung kanina ko kukuha. Kasi when you say infusion, mag-infuse ako, dapat mas quality ang manok mo niya, nabibilin mo, nai-infuse mo. Eh kung mas maganda pa at quality ang manok mo, bakit mo bibilin yun? Oo nga. Pagkatapos na, kung mas quality ang manok niya sa akin, ang pinuproblema kong pinakamanok niya, mapapagkatiwalaan ba itong bibilin ko na ito? Babayad din ako, kaya ko rin magbayad kung magkano man yan. Hindi, ayaw ko rin ang tumatawad at may pamahiin ako sa kanya. Eh yung pagtiwala doon sa tao, hindi ko maintindihan. Mas gusto ko pa yan kumuha sa akin na linyada. Nga po. Doon na, in-infuse niya sa akin kung ano may yellow leg meron siya. Sa kanya na lang ako bibili, at least kalahati ng akin, hindi ako lalayo masyado. Misan yung tiwala ang hirap. Kasi ang isang linyada, pag ipinasok mo yan, hindi mo na basta maalis yan. Hindi na. Oh. Yun na yun, Dok. Patayin mo lahat yan. Hmm. Patayin mo lahat yan, yan. Pero yung pinasok mo, infuse ka na infuse. Cross ka na cross, sa oras po na laban, paa niyo magkukross. Tanda na yan. Oh, kasi kakapulot, Dok, no? Iyo lahat ng palo, iyo pa pati ang bayad. Patay ka dyan. Oo nga, kumbaga bayad ka ng bayad, Dok, no? Kada lalaban ka. Wala, dapat pag-aaralan po niya. Wala, hindi pwede yung lahat po ng bagay na papag-aaralan. Huwag lang mabadalin, Dok. Oo, kaya nga ako, pero dito, marami kang tanong.
ko. Kung sino ka man, kayo masamang tao ka man, kaya ano, punta ka rito para hands-on. Mabilis tayo magkakain din yan. Libre naman eh. Oo, oh, libre guys, kung ano. Libre. Nagsabi ako kay Doc, sabi ko pupunta ako ng ganitong schedule. Hindi ako nagpasira ng schedule, talagang pumunta ako. Kaya nandito kami ngayon para problema yan kasi pag magko-commercial, sa tingin ko, mas lalo hindi ko kailangan mag-commercial yan. Isa na yung anak ko nag-aaral na yan. Gusto ko ngayon, laban. Laban tayo. Mm. Kasi 3 to 4 years ko inalagaan yung mga manok na yan. Kasi bibenta. Hindi pa nga sigurado mananalo, di ba? Mm. Tanda niyo po, sakak, 3 years old. Parehas ka pala sa kalaban. 4 years old, advantage. Kung ayos ang pagkakaalaga mo, kasi may tendency bumago na yan. Eh. Okay. Kaya kung magandang labanan, yung stag, every year o every 9 months, may palaban ka na. Okay. Ang kak, napakatagal alagaan. Kaya dapat, pagkak, ay quality talaga yung mano. Kasi araw-araw makikita mo dyan for 3 to 4 years. Umabot pa nga na 5 years sa akin eh. Mm. O eh, hindi ako naiinip dahil gusto ko yung inalaga. Tsaka proven mo na, Doc, yung bloodline nyo. Pero kung mag-experiment ka pa lang, tapos 3 years mong papatandaan. Kung mag-experiment ako ngayon, takot-takot ako ngayon. Hindi yung laban, never ako natakot dyan. Noong una lang. Kasi tao ko eh, hindi mawawala yung kinakabahan ko eh. Pero, normal, Doc, eh no? Ang kinakatakot ko yung mag-i-infuse. Mm. Pagpapasok. Kasi pag sabog yan, wasaklat yan. Ako, hindi ko maintindihan. Kaya mahilig ako magtingin doon sa ibang mga bida. Kahit kung sino ka man, basta pasok sa standard ko, okay lang yan. Oo, pasado sa akin ang palo, okay lang. Hirap, kailangan lang. Mas quality ang manok. Oo nga. Pagpapasok mo. Ano pa? Infuse nga, upgrading. Iakit mo yung antas. Yung quality mo, Doc, eh, no? Eh, papasukan mo ng pabagsakan eh. Downbreeding yun, hindi upbreeding. Lagi, tanda niya po ha, importante ito. Pag mag-i-infuse kayo, mas quality ang manok na i-infuse nyo kaysa doon sa personal na stock ninyo, present stock ninyo. Tama. That's upbreeding. Palagi pong sa pilian ang nagiging success ng quality na isang linya. Tanda niyo po yan sinabi. Hindi pwede yung ano, ah, eto kasi ano to eh. Kwento-kwento lang eh. Pag-aralan mo, niloloko ka lang. Oo. Sabihin, sinesales to ka, Doc, no? wala naman ako ang case dyan. Mga kaibigan naman natin lahat ng breeder. Gusto ko lang matuto. Kung naman ninyo gawin yung basura nyo, maliliit. Oo. Oh. Kaya ako, biktima rin ng gano'n. Nagreklamo ba sa ginawa nyo sa akin? Di naman ah. Kinal mo na lang, Doc. No? Inalis mo na lang. Patay ng patay. Pag bibili mo yun ng one pile, tatlo. Ah, tapos sasabihin, galing sila mo, sisira ka daw, kawawa. Pag mamagandang loob na rin lang po kayo dito sa Batangas, pag nagmagandang loob kami, nilulubos-lubos namin. pero yung gagawin yung basura, i-stainless ako sa gano'n. Mm-hmm. Kaya kasabi ko lagi, kung may makakuan, pagka po hindi ayos ang quality ng anak din yung kursunada, ano mga oras, Kali. Ay pwede nyo ibalik. Ay, okay, tama. Kung talagang breeder na tiwala ka sa linyaga mo, huwag lamang po aasahan nyo, sigurado mananalo talaga, inuulit-ulit ko, hindi ko kaya yun. Yun din po ang hanap ko sa araw-araw, yung linyadang sigurado mananalo, baka meron kayo, ay bibilihin ko rin po. diba? Kaso wala pa yatang ganun, Doc eh, wala pa talaga eh. Hindi ko wala kung kailan makakaproduce yun at sino makakagawa naman. Oh. Tapos na sabong, pag meron na linyada, sigurado mananalo. Oo, oh, kasi sure na, kada lalaban yun, champion na, no Doc? Wala na. Maghahanda lang sa 10 manok, sa 10 cup. Or sense tag? Lala. Talaga, pag-aaral, lagi sila kita sa pilihan niya. Dok, pagka ano, nagbe-breed ka ba ng ano? Ano pinakamatandang brood cup tsaka brood hen na? Sa akin, as long na kumakasta, quality itsura, sariwa pa. Ako may 6 years old ako, 7 years old. Nagagamit pa, ipapartner mo lang po ulit. Diba nakita mo sa tama. Yung latest na kasi post. Kasi matanda sa bata. Mm-hmm. Ganun to eh, vice versa. Sa ineheng matanda, bata ang eh kung 10 years old yung kung na, as long na nakakasaya kahit 20 taon na yan, Miss Emilia yan. Kaya nga siya nilibugan eh, kaya nga siya kumusta eh. Kasi meron pa, Doc. Mababa man ang fertility rate, pero meron niya si Emilia. Kaya nga kumakasta eh, di meron kang libido, may libog yan. Pero Doc, yung quality ng anak, siyempre, nababawasan. Meron maliit, meron ano. Eh kaya lang, kung proven mo siya, aba, bawat aanak yun na din to. Oh, matuto ko sa materials yun, kaya pumapayo, makuha niya yung pulot, sige. Pero yung... Yung hen, hindi, no? Ay, matanda na siya. Kasi sabi ko, gusto niyo yung hen, Ruben. Eh, matanda na po yan. Meron fertility issue siya. Mayamiyaw, lima lang ang itlog, anin, bago ako haawayin ninyo, pili-pili siya. Tapos, eh, meron, Ruben na raw ganyan, kaya para raw. Bago pag hindi na umitlog, ako sisisihin mo. No. Diba? Ruben, Doc, soli ko na lang. O, yan. May maiinit ang ulo mo. Hindi na yun eh. Huwag pahayag na pala ko. Sinabi ko lang sa'yo, meron mo ko lang. Pero yung matatalino,
na na-experience. Talagang kung kahit na yun ay 3 to 4 years old na hen, bibilhin talaga sa'yo. Okay. Dahil alam niya, ang, yun ang magagaling na breeder, alam niya ang gagawin. Kung ano ang daraya. Yung sinuwalay, nakampang naman narakaw yan. Hmm. Laki sa mga mo, binadaya ka ba? Iwas ka na lang. Ako, man.